Magandang buhay po sa inyong lahat. Welcome to PA Story. Ang mga kwentong ibabahagi ko sa inyo ay siguradong kapupulutan nyo ng aral. Kung may mga pagkakahalin tulad man sa mga pangalan at pangyayari ay ito po ay hindi sinasadya. Kung bago ka lang po sa channel ko, please don't forget to like, share and subscribe to my PA Story channel. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hindi napigilan ni Jiro ang mag-init ng katawan pagkatapos maghubad sa harap niya si Aleya. She's alluring, tempting, and hard to resist. Pero kailangan niyang pigilan ang sarili dahil hindi niya gustong magpauto dito. He had enough. Kaninang nakausap niya ang katulong, sinabi ni Sita na ginagawang katulong ni Aleya ang sarili. Pinagbawalan niyang mga ito na bigyan ang asawa ng trabaho. Wala siyang pakialam kung maburoy ito maghapon sa bahay niya. Kailangan itong magtiis hanggat hindi pa niya alam kung ano ang gusto niyang mangyari sa kanilang dalawa. I'm not in the mood. Mahinang wika ni Jiro na hindi niya alam kung mapaninindigan ba niya. Ilang gabi na siyang nagtitiis na huwag itong puntahan sa silid. Ikinawit ni Aleya ang dalawang braso sa liig ni Jiro. She smells vanilla and chamomile. Kanina ay natanaw niyang may tasa ng tsaa sa lamisita sa balkonahe. I'll set the mood, wika ni Aleya. Tumaas ang kabilang sulok ng labi niya kasabay ng pagtanggal ng kamay nito sa leeg niya. Kailan pa ito naging agresibo? I'm tired. Isa pa, hihintayin ko muna ang resulta ng unang itinanim ko. Malay mo na buo naman. Bakit ko kailang magpakapagod pa ulit? Wika ni Jiro. Nakita niya ang sakit na gumuhit sa mga mata ni Aleya pero hindi niya ito pinansin. Nang tumalikod siya para lumabas ng pinto, ay humarang ito sa daraanan niya. Baka gusto mo namang bigyan ako ng ibang pagkakaabalahan dito sa bahay. Mababaliw na ako sa kakakulong mo sa akin dito. Wika ni Aleya. Talk to your lover. Sabi ko naman sa'yo, hindi ka bawal makipag-usap, hindi ba? Hindi naman siguro siya magpapadala ng sperm para ipunla sa sinapupunan mo. Wika ni Jiro. Hindi na ako nakikipag-usap sa kanya. I need to work. I need to make myself worthy. Kapag hindi mo ako pinalabas sa bahay mo, gagawin ko talagang katulong ang sarili ko dito. Hiyaw ni Aleya. Subukan mo nang mawala ng trabaho ang mga katulong dito. Wika ni Jiro. Oo, tatanggalan ko sila ng trabaho. Uupo lang sila maghapon at manonood ng TV. Gusto mo akong hamunin? Galit na wika ni Aleya. Sa akin sila susunod, hindi sayo. Wika ni Jiro. Iniwan niya na si Aleya at nagmamadaling bumalik sa silid. Mabuti na lang na nagtalo sila ulit. Nawala ang kaninang pag-iinit ng katawan niya. Stubborn woman. Ipinaira lang naman ito ang katarayan sa kanya. Kinabukasan na maaga siyang umalis. Katulad ng dati, hindi niya gustong makita si Aleya sa umaga at maghanda pa ng almusal niya. Mula nang matuklasan niya ang pakikipagkita nito sa ibang lalaki ay bumait sa kanya at gusto siyang paluguran. Akala yata nito ay mabubura ng ganoon lamang ang lahat. Umuwi siya ng maaga ngayon dahil maaga ang biyahe niya bukas para sa dalawang araw na business conference sa Tagaytay. Tinawag niya si Aleya para makasalo sa hapunan. Anong nangyari sa kamay mo? Inabot ni Jiro ang kamay ni Aleya na namumula at nagbabalat na. Naglaba ko. Mataray nitong sagot saka mabilis na binawi ang kamay. Gusto niyang maawa sa sinapit ng malambot itong kamay na malamang ay na-allergy sa matapang na detergent. Bakit bang tigas ng ulo mo? Gusto mo ba talaga mawala ng trabaho ang mga tao dito? Galit na wika ni Jiro. Iisipin ko ba sila bago ang sarili ko? Eh kaysa naman mabaliw ako nang walang ginagawa. Wika ni Aleya. Tinawag ni Jiro ang mga katulong at pinagalitan sa harap ni Aleya. Eh nagagalit din po kasi siya kapag hindi namin pinagbibigyan, katwiran ng isa. Apat kayo nandito, isang babae lang hindi nyo kayang kontrolin. Magbabawas na lang ako ng katulong kung ganon. Sino ang gustong umalis at sino ang gustong manatili? Tanong ni Jiro. Naku sir, huwag naman po, hindi na po mauulit. Hinding-hindi po namin sa pagtatrabahuhin, wika ni Sita. Good. Make sure, follow my orders if you want to keep your job, wika ni Jiro.
Nang umalis ang mga katulong ay ngumisi siya kay Aleya. May gusto kang sabihin? Wika niya. Pati sila dinadami mo sa galit mo sa akin. Nagmamalasakit lang naman sila sa akin. Wika ni Aleya. Hindi ko sila dinadamay. Pero bakit ako magbabayad ng katulong kung tutunga nga lang naman sila maghapon? Kumain ka na dahil maglilinis pa sila dito sa kusina. Wika ni Jiro sa asawa na itinuloy na ang pagkain. Inis na inis Aleya nang magising kinabukasan na maghapon na namang tutunga nga dahil tiyak hindi na sa pagbibigyan ng mga katulong. Alam mo ma'am, hindi naman talaga galit si Sir Jiro sa iyo dahil wala kaming ginagawa. Naku, kilalang kilala ko yun. Ang totoo, hindi kanya gustong napapagod. Halata naman na concern si Sir sa iyo. To John Sita. Ano? Paano naman nasabi yan, Maynang? Pusong bato yung amo mo na yan, pagmamaktol ni Aleya. Kung alam ko lang na ganyang katigas ang puso niyan, hindi ko na sana yung pinakasalan. Wika ni Aleya. Hindi mo kasi nalalambing. Sabi ko naman sa'yo, barako kasi ang mga Burman, pero bibigay din yan kapag hinalikan mo. Wika. Ni Sita. Gustong matawa ni Aleya at may insulto sa sinabi ng katulong. Kagabi ay sinubukan niyang ilapit ang sarili sa asawa pero iwinaksi lang ang mga kamay niya. Alam mo ma'am, yung dating girlfriend ni Sir Jiro, sexy manamit yun. Bakit hindi mo kaya subukang bumili ng mga sexing damit? Kung ganyan lang ako kaputi at kapayat sa inyo, hay nako. Lagi ako nakapekpek shorts. Wika pa ni Sita. Ha? Ano yun? Usisa ni Aleya. Yung kapag yumuko ka ng kaunti eh, makikita ng singit mo. Napangiti sa Aleya kay Manang Sita habang nasa isip ang paghuhubad niya kagabi ng roba sa harap ni Jiro. Hindi alam ng katulong kung ilang beses niya nang ibinaba ang moralidad niya para lang ibaba ang pride. Pero walang epekto kay Jiro ang lahat ng yon. Hayaan mo na nga kung ayaw niya, Manang. Mahinang wika ni Aleya. Kapag nabuntis naman siya ni Jiro ay tapos na ang pagpapanggap nilang mag-asawa. Yan pala kasi ang motto mo sa buhay eh, ang sumuko. Dapat, laban lang. Mag-asawa kayo. Hindi dapat sinusukuan mga ganyang bagay lalo na't may pagmamahal naman kayo sa isa't isa. Wika ni Sita. Eh, baka naman ho hindi naman niya ako mahal. Wika ni Aleya. Ang lalaki, kapag hindi ka na mahal, hindi ka na gustong makita pa kahit kailan. Wala na silang pakialam sa'yo kahit pa masagasaan ka pa ng tren. Eh kita mo nga, ayaw kang paalisin sa bahay nito. Wika ni Sita. Iba ho ang dahilan niya kaya ayaw niya akong pakawalan. Sagot ni Aleya. Ano man yun, pagdadahilan na lang, napakadali sa kanila na palayasin ka dito pero hindi niya ginagawa. Kung ako sa'yo, susugal pa rin ako at hindi ko isusuko ang pinirmahan kong pangako sa harap ng altar o ng judge o kung sino man ang nagkasal sa inyo. Gustong sundin ni Aleya ang payo ni Sita sa huling pagkakataon. Siguro nga ay may dapat pa siyang ilaban sa ngayon. Kasal pa naman sila at nakatira pa siya sa bahay ni Jiro. Kung wala pa rin nangyari, sa kanya na isusuko ang pagmamahal niya. Ano ho bang paboritong ulam ng amo niyo? Tanong ni Aleya. Kahit ano naman ho ay kinakain nun, pero syempre, mas masarap pag ikaw mismo. Humagigik pa ito na alam niya ang ibig sabihin. Nagulat pa si Aleya nang may dumating na isang buong technical team pa yata na magkakabit daw ng CCTV sa bawat sulok ng bahay. Pati sa kwarto na gamit niya ay nilagyan. Bakit pati sa kwarto ko? Inis na wika ni Aleya sa mga katulong. Kita mo na ma'am, bantay na bantay ka talaga kay Sir Jiro. Ayaw kanyang mawala sa paningin niya. Biro naman ni Sita. Hindi tuloy alam ni Aleya kung paano kikilos ngayon sa pakiwari niya ay nakatitig lang sa kanya si Jiro sa buong maghapon dahil sa CCTV. Nasa Tagaytay ito ng 2 araw kaya nito pinalagyan ng kamera ang bawat sulok ng bahay. Alam nito kung gaano katigas ang ulo niya. Pwes, kung nangiinis ito sa kanya, mangiinis din siya dito. Pinaganya na lang ang kapilyahan. Pagkatapos ng hapunan ay nagbabad siya sa bathtub ng kalahating oras. Pinatay niya ang aircon para hindi siya lamigin paglabas niya. Nang matapos ay nagtapis siya ng tuwalya at lumabas ng banyo. Tinanggal niya ang tapis nang maupo sa kama at nagpahid ng lotion sa buong katawan. Wala siyang pakialam kung pinapaunood siya ni Jiro sa telepono nito kung saan nakakunik ang CCTV. Kitang-kita ang kahubadan niya dahil wala naman siyang suot kung hindi ang tuwalya kanina.
Nang matapos maglotion ay saka pa lang niya tinungo ang rack sa tabi ng cabinet at isinuot ang roba. Kinuha niyang libro sa nightstand na binabasa niya kagabi at sumandal sa headboard ng kama. Iniangat niya ang isang hita kaya lumantad iyon. Kahit ang pagkakatali ng roba niya ay hindi niya hinigpitan para lumitaw ang dibdib niya kapag kumikilos siya. Tiyak niyang nanggagalaitin na naman sa galit si Jiro ngayon kapag nakita siya sa ganoong ayos. Ngunit wala siyang pakialam. He can go to hell. Pinatay ni Jiro ang laptop sa inis at pag-iinit ng katawan. Aliya knew he was watching and she was seducing him so he could fall in his knees. Tease. Kaya siya nagpalagay ng CCTV sa silid ay para bantayan si Aliya sa mga kinikilos nito. He wanted to find out if she's talking to anyone on her phone, her lover, her friends. Wala naman talagang CCTV sa sala at sa hardin dahil props lang ang mga iyon. Alam niyang susunod ang mga katulong sa utos niyang huwag pagtrabawin ang asawa na tila isang katulong. Pero imbis na magamit niyang CCTV para lalong madiin si Aliya sa pagtataksil sa kanya, ito yata ang nakahanap ng paraan para naman bumigay siya at mapasuko. Naghanap siya ng matapang na kape, pero hindi nakatulong iyon dahil hindi malis sa isip niya ang kanina pa'y palakad-lakad ni Aliya sa silid niya nang hindi na talaga nagtapis kahit tuwalya. What the hell? Ipinagpasalamat niyang wala siya sa bahay ngayon, kung hindi ay talagang bibigay na siya ng tuluyan. Isang araw pang hinintayin niya bago makauwi. May isang araw pa siya para pahupayan ang pag-iinit ng katawan. Kailangan niyang panindigan na hindi ito aangkinin, maliban na lang kung hindi ito nabuntis. Pero gahibla na lang talaga ang kanyang pagtitimpi. Maghapon siyang hindi mapakali kinabukasan, kung bakit naman kasi hindi rin siya nakatiis na silipin ng asawa sa CCTV kaninang magising siya ng alas 5 ng umaga. Nakatagilid ng higa si Aliya, nakasampang hita sa unan at tanggal na ang tali ng robang suot. Halos masilip niya ng singit ito kapag nagsumpa siya. Kaya't imbis na tumibigin sa simoy ng hangin sa tagaytay, para tuloy siyang may trangkaso dahil sa init ng kanyang katawan. Maaga siyang umuwi imbis na mag-dinner kasama ang iba pang negosyanteng naging kaibigan niya na. Ang iba ay kaibigan pa ng papa niya. Bahala na kung bumigay na siya sa pang-aakit ni Aliya. Tapos na itong maghapunan nang makabalik siya sa bahay dahil traffic sa Coastal Road kanina. At kung kaninang nahahati pa siya sa kaisipang iiwasan nito o lalapitan, wala na siyang choice ngayon kung hindi ang harapin ito. Pagbukas niya kasi sa silid at tinutuloyan niya ay nag-aayos ito ng damit niya sa closet. Where's agreeing? Hindi ba't sinabi kong, don't tell me pati pag-aayos ng gamit mo ay aasa ko sa katulong. Pagpuputol ni Aliya sa sasabihin ni Jiro. At saka may purpose ako kung bakit ako nag-aayos ng mga gamit mo. What purpose? Tanong ni Jiro. Malay ko ba kung may nahalo ng gamit ng babae dito? Madalas kang ginagabi ngayon, dalawang araw kang wala. Isang ngisi ang pinakawalan ni Jiro habang naghubad ng sapatos. Kahit naka-shorts at t-shirts si Aliya, ay ang hubad nitong katawan ang nasa balintataw niya. Naghahanap ka ng ebidensya para may panlaban ka sa inakos ako sa'yo? Wika ni Jiro. Dalawang araw kang wala. Hindi ko nga alam kung totoong nanggaling ka sa business conference. Lumuhod si Aliya sa paanan ng kama at tinulungan siyang maghubad ng sapatos. Agad gumapa ang kitty sa buong katawan ni Jiro nang lumapat ang balat ni Aliya sa paa niya. Gusto mo bang palabasin na nagsisinungaling ako? Tanong ni Jiro. Wala naman akong paraan para mapatunayan na nagsasabi ka ng totoo. Kaya sa may at lababo sa banyo na nga lang ang kinakausap ko sa maghapon, wika ni Aliya. Don't be cute. Maghapon kang nasa labas kanina, wika ni Jiro. Ha? Paano mo nalaman? Tanong ni Aliya. Isang nakakalokong ngiti ang pinakawalan ni Jiro. Halatang scripted ang sinasabi nito para insin siya. Siguro, may at maya mo chinecheck yung CCTV, no? Naku, pati ba sa kwarto, chinecheck mo? Nagtakip pa ito ng bibig na kunwari ay nagulat. Once, nagkabit-balikat si Jiro na kunwari ay walang pakialam. But you were obviously seducing me so I stopped para namang makukuha mo ako sa mga ganun mo, wika ni Jiro. Eh di may babae ka nga. Bulong ni Aliya na iniligpit ang sapatos niya sa shoe rack. Nagtuloy siya sa banyo para iligo ang pag-iinit ng katawan. Paglabas na ay wala na si Aliya sa silid niya. Napabuntong ini nga si Jiro.
kung palilipasin na naman niya ang magdamag nang hindi nabibigyan ng lunas ang pananakit ng puso niya, ay baka magkasakit naman siya sa prostate. O kung hindi man ay sakit sa puso. Suot ang robang basta na lamang itinali ay tinungo niya ang silid na Aleya. Nasa balkonahe ito at nakatanaw sa kawalan. Gusto niya itong kawaan dahil isang linggo na rin siyang nakakulong sa bahay. Bakit ganyan ang suot mo? Hindi mo ba alam na may driver at boy sa ibaba na pwede makakita sa'yo? Wika ni Jiro. Ang OA mo, Jiro. Anong masama kung nagpatong ako ng roba dahil maginaw dito sa labas? Tanong ni Aleya. You're not wearing anything under that filthy robe. Iniharap niya ito sa kanya at inalis ang tali ng roba. Tumambad sa kanya ang sulitong shorts at t-shirts kanina. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa o mainis. Ngayon niya gustong makita ang nakita niya sa CCTV kagabi. Ano bang pinagsasabi mo? Wika ni Aleya. Mabuti kung ganun. Inis na wika ni Jiro para alisin ang pagkapahiya. Huwag mo nang ulit ang ginawa mong pag-uubad kagabi dahil baka madatnang ka na makakatulong. Wika ni Jiro. Bakit naman ako lalabas ng balkonahe na nakahubad? Wika ni Aleya. Exactly. Pero ano rin ang dahilan mo bakit palahad-dahad ka sa silid mo kagabi na parang naubusan ang isusuot? Tumaas ang sangkilay ni Jiro at sumandal sa barandilya ng balkonahe. Bakit naman ako lalabas ng balkonahe na nakahubad? Wika ni Aleya. Exactly. Pero ano rin ang dahilan mo bakit palahad-lahad ka sa silid mo kagabi na parang naubusan ng isusuot? Tumaas ang sangkilay ni Jiro at sumandal sa barandilya ng balkonahe. Normal sa akin ang nakatapis kapag lalabas ng banyo. Malay ko ba nanonood ka sa CCTV? Liar, you did it to seduce me, wika ni Jiro. Of course not. Kahit naman maghubad ako sa harap mo, wala namang epekto sa'yo dahil may iba ka na, wika ni Aleya. Saan mo naman nakuha ang kaisipang yan, wika ni Jiro. Ang lalaking walang interes na makipagtalik sa asawa niya ay tiyak na may ibang babae na. Huwag mo nang ikaila. Nagtataka nga ako ba't mo pa ako kinukulong dito. Eh kayang-kaya mo namang mag-uwi dito ng iba. Wika ni Aleya. Because I need a child, katwira ni Jiro. Sumimangot naman si Aleya. Baog ba ang babae mo? Wika ni Aleya. I don't know, but I cannot have a child with any woman besides my wife. Kung hindi madidemanda mo pa ako at magbabayad pa ako sa'yo ng malaki, edi nanalo ka naman, wika ni Jiro. Wala na akong hihingin pa kahit 5 dolyar sa'yo. Palabasin mo lang ako sa bahay na to. Ako ang magtatrabaho para sa pamilya ko. Okay, I get it. You need a decent job. Babalik ka sa trabaho bukas pero hindi na sa dati mong posisyon, wika ni Jiro. Huwag na. Sa ibang kumpanya ako papasok, wika ni Aleya. Matigas na naman ang ulo mo, Aleya. Alam mong nakamonitor ka sa akin. Bakit kita hayaang magtrabaho sa iba? Dito na lang ako sa bahay kung ganun. Bumalik ka na sa silid mo dahil matutulog na ako, wika ni Aleya. Pumasok na ito sa silid at hinubad ang robang suot. Naghintay siya hanggang sa pumasok ito sa banyo. Tumayo siya ng ilang minuto sa labas ng pinto dahil alam niyang naghilamos at naglagay na naman ito ng cream sa mukha bago matulog tulad ng nakagawin nito. Ano pang ginagawa mo dito? Hawak nito ang tuwalya sa dibdib na makitang nasa labas pa siya. Napalunok si Jiro ng malalim. Marahil ay inaasahan itong nasa kabilang silid na naman siya at pinapanood ito sa CCTV. I need to see in person what I saw in my laptop last night, wika ni Jiro. Ang alin? Lumakad si Aleya patungo sa kama para maglotion na naman. Parang replay lang ang ginagawa nito ngayon pero ang kaibahan lang, nandito siya mismo sa harap nito para manood ng personal. Nagsimula na namang manginig ang kamay niya sa antisipasyon. Bumibilis na rin ang tibok ng puso niya. Alam mong pinapanood kita kagabi pagkatapos mong maglotion. Tinanggal mo ang tapis na yan at nagpalakad-lahad ka dito. I want to see you do the same. Tingnan ko kung hanggang saan ang tapang mo, wika ni Jiro. Kagabi yon. Mahinang wika ni Aleya, saka kinuha ang lotion sa ibabaw ng nightstand. Sa braso lang ito nagpahid. Tumaas naman ang sangkilay ni Jiro at pinag-cross ang braso sa dibdib. Kagabi yun dahil alam mong wala ako dito. Kaya ka matapang. Nagsisindigan ng apoy na hindi mo kayang panindigan, wika ni Jiro. Bakit ba kasi kailangan maglagay ka ng CCTV dito sa kwarto? Pati ba naman privacy ko tinanggal mo na rin, wika ni Aleya.
I don't trust you. That simple. Yumuko si Jiro at itinukod ang dalawang kamay sa kama. Nakakulong si Leia ngayon sa pagitan ng mga bisig niya. Wala nga akong gagawing hindi mo gusto, bulong ni Leia dahil gahibla na lamang pagitan ng kanilang mga mukha. Totoo bang kapag wala ng interes ang lalaki sa asawa niya, may babae ng ibang lalaking yun? Tanong ni Jiro mula sa kung saan ang sulok ng isip niya. Sabi nila, nauutal na sagot ni Leia. I want to know if it is true, wika ni Jiro. Anong? Nanginginig ang kamay ni Jiro nang dumako yon sa tapis ni Leia at tinanggal sa libid nito. Pareho silang napalunok nang magtamang kanilang mga mata. I take a deep breath every time I pass your door. I know you're there, but I can't see you anymore. And that's the reason you're in the dark. I've been a stranger ever since we fell apart. And I feel so helpless here. Watch, my eyes are filled with fear.